Ako si Esther Felipe, chapter ng bunyog ng Muntinlupa. Narito ako upang makiisa sa panawagan na palayain si Senador Laila De Lima, sapagkat naniniwala kami ng mga taga Muntinlupa na wala siyang kasalanan. Hangad lamang niya ay linisin ang kabulukan na nasa loob ng bilibid. Dahil dito, siya'y ipinabilanggo. Nasaan ang hustisya para sa kanya? Diba malinaw naman sa lahat ng mga pagdinig at sa lahat ng mga ebidensya na nagtuturo na wala siyang kasalanan dahil wala naman silang maipresenta konkretong ebidensya. Ano ang dahilan? Bakit hindi siya pinalalaya? Dahil nakikita nila na banta si Laila De Lima sa lahat ng kawalan ng hustisya sa bansang ito. Narito ako para suportahan dahil hindi ko kayang sikmurahin ang kabulukan na nagaganap sa ating bansa, lalo na sa larangan ng hustisya, sapagkat apektado ang lahat ng mahihirap. Ang mga mahihirap ang pinagkakaitan kadalasan ng tunay na hustisya. Kasi kung nagawa nila ito sa isang pinakamataas na tao ng ating lipunan na naghahangad ng kayusan, basura ang tingin nila sa lahat ng mahihirap na inaapi ng pamahalaan ni Duterte at sa kasalukuyan. Diba? Malinaw na malinaw hanggang sa ngayon na nasaan ang hustisya? Panawagan ng lahat, ang hustisya ay umiral ng tama para magkaroon ng kaayusan ang ating bansa. Yun lang, salamat po. Ayan, so Senator Laila, dapat lang napalayain, siya. Malaki ang hangarin namin na mapakalaya siya dahil kawawa naman isang babae naghahangad lang ng kaayusan. Kaparusahan ang hatol. Anong larawan ng hustisya? Igagalang mo pa ba ang ganong klase ng hustisya na umiiral sa ating bansa? Nakakalungkot. Dahil ito, dito dapat nila patunayan na may tunay na hustisyang natitira sa bansang tama. Ito. Correct. Tama. Tama po. Dapat palayain na si palayain. Laila De Lima. Pre, Laila na. Anong panawagan mo sa mga supporters ni Senator Laila De Lima na hindi nakadalo ngayong araw na to? Mga kasama, hindi man tayo makapasok dito sa loob dahil nagkakaroon ngayon ng pagharang sa harap para hindi tayo makapasok. Kailangan natin ipaglaban kahit nasaan tayong lugar. Tama. Hindi man tayo makapasok, panawagan hanggang magkaroon ng tunay na hustisya para sa kanya. Oh, i-hashtag natin ang Free Laila Now. Free Laila Now. Free Laila Now. Yan ang panawagan namin sa bunyog. At sa lahat ng Pilipino, kahit sino pa man na naniniwala na dapat umiral ang tunay na hustisya ng bansa, kaisa tayong lahat. Magkaisa tayong lahat. Ayan, maraming salamat po. Ituloy natin ang laban na to. Tuloy ang laban! Ayan. Unang araw na makulong si Laila De Lima. Pero hanggang ngayon ay nananatiling nakakulong pa ngayon. At sa araw na ito ay inaasahan natin na siya ay mabibigyan na ng pagkakataon na makalaya. Bagaman, meron pa siyang isang pending na kaso. At itong kasong ito ay hindi pa nakapending pa yung kanyang bail, no? Pero ngayon, kasama natin ang mga daan-daan ng mga kababayan natin na umaasa at ipinapaglaban si Laila De Lima. Kilala natin si Laila De Lima na isang dating senador. Siya ang dating commissioner ng human rights, naging DOJ secretary. At talagang lumalabas sa mga kabulukan ng pamahalaan. Ang dahilan kung bakit siya nakulong, ito ay isang uri ng, ito isang bindeta ng dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang pagsisiwala at sa mga ginawa niya noon sa Davao, yung napakaraming pinatay at inilibing doon sa isang quarry sa Davao. Napakarami
ng mga nangyari simula nung siya ay makulong. Ang mga bintang sa kanya ay puro walang katotohanan. Ito ay mga gawa-gawa lamang nang simula pa noon kay DOJ Secretary na Vitaliano Aguirre. Yung mga bintang sa pera ay walang katotohanan. Yung ibinenta, yung bintang sa kanya na may milyones siya na inilagay sa bangko, na nung ating malaman ay araw ng Biyernes Santo na nagdeposito. Meron pang bangko na tumatanggap ng deposito ng araw ng Biyernes Santo. Ito ay piyesta opisyal. Walang nangyari. At ilan na ng mga testigo ang nag-withdraw ng kanilang testimonya dahil alam nila at kanilang inamin na ito, sila ay pinwersa lamang upang tumestigo labang kay Dilima. Naalaala ko pa nung siya ay makulong, ang mga tao na tumestigo sa kanya ay mga bilanggo, sentensyado. Ito ay mga tao na walang karapatan na magpatibay ng ganitong kaso. Pero anong ginawa ng ating gobyerno? Anong ginawa ng DOJ Secretary na noon na si Vitaliano Aguirre? Kinasangkapan ang mga justices para siya ipatuloy na makulong. Pero nakikita natin sa ngayon, wala ng testigo. Wala ng ebidensya. Yung mga gawa-gawang ebidensya ay nawala na lahat. Kaya mga kababayan, tayo ay patuloy na sumuporta kay Laila de Lima dahil ang lahat ng bintang na ibinigay sa kanya ay mga gawa-gawa lamang nitong bulok na gobyernong ito. Simula kay Duterte hanggang sa panahon ng anak ng diktador. Marami pong salamat at magandang umaga. Yan, salamat po.